Kleina, wir häng sakdal ganda, reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob mo pakundangan sa inang mapagmahal na ang iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinamit ng mga kaanib mong isinilang upang sa kandungan ito ay maakit ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, tugon ng lalaki. Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos. "Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinglang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod.
Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. At tungkol sa Siyon, iyong sasabihi ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong do'y mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Birheng Maria, mapalad. Dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleophas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila ito sa isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyok-ayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Noong araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila raw ang araw ng pamamahingang ito, kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat.
Ginugunita po natin ngayon ang mahal na Birheng Maria, ina ng sambayanan. Hindi ko alam ang dating sa inyo, ano? Pero sa akin, ang tanong ng Panginoon kay Adan sa unang pagbasa na saan ka naroon ay tila salaming basag na sumusugat sa aking konsyensya bilang isang makasalanan. Tanong na maaari ding nagsusumigaw sa kalooban ng mahal na Birheng Maria habang matatag siyang nakatayo sa tabi ng krus. Nasaan na sila? Yaong mga nagsasabing susunod sa kanyang anak hanggang kamatayan. Nasaan tayo? Sa tuwing paulit-ulit na ipinapako natin sa krus, ang mahal na pong Jesus Nazareno, sa tuwing itinatanggi nating kilala natin siya, pag tayo ay nasusukol o nagigipit at may nasisilip na madaling lusutan. Nasaan tayo? Sa tuwing tinatalikda natin siya, dahil akala natin kaya na nating mag-isa at marunong naman tayo't matatalino. Sino o alin ang sinisisi natin pag inuukilkil na ang ating konsyensya kung bakit natin ginawa iyon? Ang ahas ba? Ang Eva ba? O ang iba ba? Siyempre, kasalanan nilang lahat yun. Maliban sa atin, edi tatakas na lang tayo sa hardin ng Eden at i-enjoy ang ating exile. Kaiba sa hardin ng Eden, ang piniling hindi takasan ng mahal na Birheng Maria ay ang bundok ng mga bungo o Golgota. Dito niya matapang na isinapuso ang lahat ng kanyang nasaksihan. Ang injustice ng mob rule at mentality. Yung mob rule o crowd mentality ng mga taong sumigaw na ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Isinapuso niya ang cruelty, ang kalupitan ng spineless ruler na si Poncio Pilato. Parang walang gulugod. Walang nakitang sala. Ipinasa ang desisyon sa crowd o sa karamihang tao, naghugas pa ng kamay na anuman ang gawin ninyo sa taong ito ay hindi ko kasalanan. Yun ang kanyang cruelty. Isinalba pa niya ang kanyang sarili sa sinapit ni Jesus Nazareno sa kanya mismong mga kamay. Isinapuso nang mahal na Birheng Maria ang lupit ng pagkakanulo ni Judas Iscariote at ang pagtatatwa ni Simon Pedro, sarili niyang mga kasama. Isinapuso niya ang complacency ng sariling mga kaibigan na kanya-kanyang tago sa takot na rin nasapiti nila ang sinapit ng mahal na poong Jesus Nazareno. Isinapuso niya ang halos pagtatagumpay ng kadiliman. Pero dito rin po niya nakita ang triumph ng walang hanggang awa at pag-ibig ng Diyos.
sa sangkatauhan. Dito niya nasaksihan ang kadakilaan ng pag-aalay ng sarili para sa mga mahal sa buhay. Dito niya ibinigay ang kanyang ultimate fiat. Hindi niya hinadlangan ang pagsasakatuparan ng pangarap ng Amang katubusan para sa ating lahat. Mga hulugan man ito ng ultimate sacrifice ng kanyang anak at ultimate sacrifice din sa kanyang bahagi bilang ina. Yun daw ang pinakamasakit ano, sa isang ina, ang makita ang kamatayan ng kanyang anak. Ang pagsilang ng sambayan ng ipinagdiwang natin kahapon ay hindi nagkaroon ng kaganapan ng walang pangs of birth o hapdi ng sinugatang puso ng isang ina ng mahal na Birheng Maria. Sa mga balikat niya nakatungtong ang ating selebrasyon. Sa mga luha niya nadilig ang pag-usbong ng simbahan, ang esposa ng kanyang anak. At tayo bilang simbahan, ang kanyang manugang, di ba? Alam nyo, kagabi ko lang ito naisip habang nagtatype nitong pagninilay natin ngayon. Siya ang ating biyanan. Dahil ang simbahan, ang esposa ng mahal na pong Jesus Nazareno. And I am wondering kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa na-develop ang spirituality ito hinggil sa mahal na Birheng Maria bilang ating biyanan at tayo bilang kanyang manugang. Marahil ay dahil ang spirituality mismo ay napakabata pa. Ni wala pang dalubhasaan o pamantasan, pag-aari man o hindi ng simbahan dito sa atin sa Pilipinas na nag-o-offer ng ganitong kurso. Masters in spirituality o doctorate in spirituality, wala. Anyway, hindi naman siya lamang ang natira doon sa tabi ng krus. Naroon din ang asawa ni Cleophas. Naroon din si Maria Magdalena at ang minamahal na alagad. So, paano natin nakikita ang ating sarili kung papasok tayo sa eksena doon sa Golgota? Kung i-imagine natin na naroon tayo, saan tayo naroroon? Kasama rin kaya tayo ng mahal na birhen na matatag na nakatayo sa tabi ng krus? Tayo kaya ang minamahal na alagad? Tayo kaya si Maria Magdalena? O ang asawa ni Cleophas? O tayo yung mga nanago sa takot na mangyari din sa atin ang nangyayari sa mahal na pong Jesus Nazareno? Paano po kaya natin nakikita sa ating buhay at nasa salamin ang pananalig na ipinakita ng mga babaeng ito, ng mga Mariyang ito, at ng beloved disciple? Ang tunay na pagsunod po kasi sa mahal na pong Jesus Nazareno ay ang konkretong pagsasabuhay ng buhay Kristiyano. Yung hindi lutang,
yung hindi para kang ipinaghehele sa ulap na pagka-Kristiyano. Yung hindi lamang kilalanin siya at sundan ang kanyang mga yapak, kundi ang yakapin din ang sari-sarili nating mga krus at tumindig ng matatag sa krus ng ating kapwa na nababayubay na ating nasasaksihan. Wala tayong magawa. Magwawala ba tayo habang kinukrucify ang ating kapwa na sa tingin natin ay inosente naman, hindi niya deserve? O isa sa puso nating lahat at hindi magsusukli ng suklam sa tinatanggap nating suklam? Bukod sa pagyakap sa sari-sarili nating mga krus, minamahal kong mga kapatid, konkreto rin nating maisa sa buhay ang ating pagiging mga Kristiyano sa pamamagitan ng pakikilahok natin sa tuwaman o lungkot na pinagdaraanan ng bawat isa na bumubuo ng katawan ni Kristo. Ibig sabihin, walang pinipili, walang itinatangi. Ang nagdurusa man o ang nagse-celebrate man ay hindi mo kilala. Ang makigalak at makidama sa kanyang kalungkutan ay pakikiisa bilang kabahagi ng katawan ni Kristo. Palakasinawa tayo ng banal na Eukaristiya para isaloob ang lahat ng nasasaksihan natin sa ating sarili, sa ating paligid, at hindi magsukli ng kapareho. Pag-isahinawa tayo ng Espiritu Santo sa dakilang simulaing ito, siya na naroroon na noon pamang una. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria nang may kababaang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sa bawat dalangin, atin pong itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya, sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at pamayanan naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, tayo, naway magsikap tayong mag-abot ng tulong sa ating kapwang labis na nangangailangan ito, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian,
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimikan ng ating puso, idulog po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, sa pag-adya na rin ng mahal na Birheng Maria, lahat ng panalangin isinisigaw ng ating puso't kalooban. Yung mga kahilingang binibitbit natin ngayon, habilin ng ating mga mahal sa buhay para ilapit sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, ipinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y matiwang bilang isang sambayan na. Ang tinapay ito ang iyong laman at ang alak, ito ang iyong dugo. Laman mo'y inihain upang lahat ay buhay. Mo ang dumanak ng lahat ay mapatawa. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y matiwang ng isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariyang Birheng Ina ng Sambayanan, kami ay maalab na makapamuhay at sa pakikipagkaisa sa pagsubtubo sa tanan, kami ay sa Kanya makipagtulungan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birhen, minarapat mong siya'y itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos. At bilang unang kaanib sa sambayanan mong kinukupkop, sa krus inihabili ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na nilukuban ng Espiritu Santo, si Maria ang nagdarasalay huwara ng sambayan ang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayan ang sa iyo'y sasapit kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista
at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, papasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katuwaan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. The Lord is with you, and blessed are you, blessed are you among women. Maria,
Maria. Ave Maria. Who is simple and fair in loving God? You're the woman, Mary is your name. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you, blessed are you among women. Maria, Ave Maria. Ave to the eve of our redemption, Ave to the name of Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you, blessed are you among women. Maria, Ave Maria. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay ay dumadalangin sa tulong ni Mariyang Ina at Birheng Mahal, at mabuting balita ay maipalaganap namin sa tanan, at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan sa pamamagitan din ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad
ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay araw-araw. Lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng minamahal nating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat niningap niya kababa ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.